Ka ba sa asawa, kaibigan, katrabaho, boss o negosyo? Tanong mo, sagot nila attorney. Mag-PM lang ng inyong problema at sasagutin iyan live ng abogado ng bayan na si attorney Nicky De Vega at attorney Carlo Nicolas. Libreng payo ng abogado mula kina attorney Nicky at attorney Carlo. Ang Buhay at Batas ay isang programa na nagsasanib ng samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspekto ng batas. Sabi nga nila, ang buhay ay parang batas. Paminsan mahirap, pero may abogadong tutulong sa'yo. Watch them every Tuesday from 12 noon to 1 p.m. on Teleradyo Bandido, Channel 224 Sky Cable, Free to Air Channel 29, TV Plus Boxes, DZRJ 810 AM, facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, Channel RJ News PH. Hanggang sa nakita po yung polis, bumunot ng baril. Yung may kulang na pagdudunot ng baril. At ipinalo sa akin, dito malo, sa ulong ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pagkaramdam na mga mismong biktima nagsusumbo sa amin? Balak lang talaga ng nabibiktima. At nagpakita na ang polis na mukhang kapre. Bonbulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local pulpo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Pulpo, nagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local pulpo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na un. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang imbis lahat na suko. We never acted like a goon. Daw ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Tsaka nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Pulpo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bold Pulpo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong local pulpo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Pulpo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong local pulpo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Alright! Mabuting araw sa inyong lahat. Magandang hapon, Buenos Dias. Isumbo mo kay Tulpo na po ngayon ay araw ng Lunes, September 21, 2020. Ako po si Aline Ferrer. Ano nangyari? Ang boses mo, partner. Ako naman po si Kuya Mon, Kuya ng Bayan, ang original na sumbungan ng bayan. Ayan. Ngayon po ay September 21, Kuya Mon, anniversary ng martial law. Martial law. It's a 48 years. Noong martial law, when that was declared, nasa bahay ako dahil day off ko. Nagtatrabaho ako sa DZHP News. Tahimik na tahimik. Biglang walang yung ominous silence. Tapos lumabas sila sa TV si Information Secretary Francisco Tatad, nagpapahayag na martial law na. Yun eh. Mga kagana pa ngayon, wala pa kami, wala pa tayo alam ng partner, ano? Naabutan, martial law baby ako eh. Siguro naabutan ko yan ng konti. Oh, baby. Naisip na rin ako. Marcelo, oh. Baby. Oh, ayan. Hindi natin alam kung ano yung mga nangyari. Nanggaling lang sa kwento ng mga parents natin. Ayun. Ayan, nagkukwento. Ano ba nangyari ng mga panahon yun? Yes, yung partner. Mga anti-Marcos. Pero, Balin, maraming yes, naging magandang bagay na nangyari ng Marcelo. Naging disiplinado yung Pinoy. Lumilinya na. Nung araw, pag sakay ng jeepney, nagtutulak ka, nagsisipa. Unahan. Unahan.
Pero nang mag-martial law, lumilinya na sa... Oh. Pati daw yung mga... Pati daw pang malengke, pumipila sila eh. Sabi. Eh, Kuya Mon, wag po kayo mag-alala, Kuya Mon. Nangyayari na uli yan, kinakita pumipila. At saka, ang nangyari pa, yung mga Pinoy ay hindi nagtatapon ng basura. Pero ngayon, bumalik ka naman. Pinoy talaga, o. Takot, ano? Takot ba? Nakatakot ba noon, Kuya Mon? Sabi ko, nakatakot. Alam mo yung dahil doon, nawala yung krimen. Nawala, especially nung pinatay. In-execute si Limseng sa Fort Bonifacio. Andun ako. Maraming yan nanood eh. Yung drug lord. For many years, walang drugs. Walang problema sa droga. O takot nga ang mga tao na gumawa ng krimen. Well, kasi kailangan takotin mo eh. Gulpi de gulat. Alam mo? Hindi susunod yan. Tingnan mo yung Pinoy, ha? Along sa Subic, si Senator Richard Gordon pa yung chairman ng Bay. Subic yes. Bay Metropolitan Authority. Mm-hmm. Lahat ng traffic, yung batas traffic ko ay sinusunod. Walang nagtatapo na sigarilyo sa daan. Correct. Sa loob mismo ng Bay Freeport, ha? Wala. Wala. At saka yung mga drivers o motorista, sumusunod sa alituntunin ng batas. Yun. Pero paglabas nila sa SBMA, paglabas nila ng SBMA, yun na naman. Pero pag mga pagkakiba tayo, tayo mga tagalabas, pag pumasok tayo doon, sumusunod tayo doon sa batas sunod nila. Sunod tayo. Sumusunod. Kasi ang Pinoy, pag alam niya na hindi siya sa kanyang paglabag sa batas, susunod yan. Pero yung Pinoy, nakikita naman niya na hindi naman, ay, may nakikita siya. Halimbawa, motorista, nakikita niya yung motorsiklo na sumisakay yung mga pulis ay yung red light, passing the red light. Yeah. Kaya yung mga pulis na sasakyan ng gobyerno na lumalagpas sa red light, ay, yes. Gagaya siya. Oh. Ay, gagaya. Ang dami daw bawal noon, Kuya Mon, eh. Kaya ang dami natatakot. Bawal magsalita ng laban sa gobyerno. Mga ganun daw. Kasama naman yun sa strongman rule. Pero marami akong... apektado ako, ha? I was affected, adversely affected ng martial law kasi pinatawag ako sa Camp Aguinaldo at pini-explain sa akin kung ano yun yung mga... yung mga nire-report ko sa radyo. Serious cast. Sinabi ko lang ganito. Tapos napabalik naman ako. At yung mga iba, yung mga sikat. Sila Louis Beltran, sila Max Sullivan, na mga columnista, ay nakulong. Pero maliit naman akong tao eh. Noong mga panahon kaya na yun, kaya itong anniversary na ito, Kuya Mon, eh, may iba ayaw nang gunitain. Huwag na. Isang panaginip daw yan. Isang, ano. Mangungot, actually. Mangungot, sabi nila. Mangungot. Yung iba naman na pro Marcos, maganda sa kabilang banda. Maraming nagawang mabuti ang martial law. Sabi naman. Objective lang na, objectively, Alin. Yes. Mas maraming nagawa yung martial law na kabutihan kaysa kasamaan. Kunti yung krimen, no? Takot yung mga tao. Ngayon, ginugunita, Kuya Mon, kabi-kabi na ang protesta, mga rally. Mga human rights advocates, lalong-lalo na, Kuya yes. Mon. Yes. Ako. Nagkandalama sila. Tanungin mo, Alin, kung saan galing yung mga rallyista na yan. Saan ba sila nagmula? Pinabayaran. Sa kabila. Pinabayaran, Alin.
Bayad yan. Bayaran niya, no? Ganun ba? Oh, no. Oh, you're no. Yeah. I'm talking as a police reporter, yung dating police reporter. Alam ko yan. Basta may nagpupundin. Hakot daw, hakot. Hinahakot daw. Ikaw, nahakot crowd. Ay, nahakot. Ayan. Ayan, magpuprotesta sila dyan. So, malaya naman, no? Binibigyan naman sila ng kalayaan na magsalita, magprotesta, kung anong gusto nilang sabihin dito nga sa anibersaryo. Demokrasya naman tayo, eh. Yes. Mm. Oo. Ayan. At isa pang balita, Kuya Ma, na mainit na mainit. Oh, naku, nung linggo, na-miss ko. Sana pala, takot ako makapagsiksikan doon sa Bora in Manila. Ayun! Nagsiksikan! Abay, dinumog! Ng mga parokyano ang Bora in Manila. Alam mo kung bakit Bora in Manila yan? Kasi yung mga tao, napapagod na yung kai-standby sa bahay. Sabik! Sabik na sabik! Sabik sila. Tama. Oh. Kaya yung mga tao nagpuntahan ng Saturday kasi binuksan sa publiko. Ang tawag natin Bora in Manila. Dami. Ang nakawawa dyan, yung hepe ng Station 5. Ha? Station 5. Relief. Dahil hindi niya nabantayan yung pagdagsa ng tao. Sa ganung kalaking crowd. Mm-hmm. Oo. Mahirapan siyang sawayin. Oo, iyan pa kaya please na lang sila. Nawala na daw yung distancing na, no? Dikit-dikit sila. Mga lovers, pamilya, nagpuntahan sa beach. Tayo. May nakabikini. May dumating daw na nakabikini. Weh! May dumating nakabikini raw. Talaga raw? Wa kaya nagkagulo. Parang hindi ko napansin yun. Wa kaya nga nagkagulo dahil may nakabikini. Magsasunbathing siya doon. Parang hindi naman tayo sanay dyan sa mga nakabikini. Yun. Yung walang bikini, Kuya Mark, yun ang ano. Tinakpan mo yung nakagulo. And then, Parker, yung walang bikini, yun. Okay, ang Pinoy, masyadong conservative, di ba? Pag naliligo sa swimming pool o sa dagat. Meron nang may panty na, may bikini pa, may bra pa, meron pang siyempre, baka masilipan. May damit pa. Oh. Baka masilipan. Oh, may t-shirt na, meron pang skirt. At saka may pantalon pa. Oh. Oh, baka pumasok yung sapsap. Baka lumako yung sapsap doon. Baka magkaroon ng fish kill, ha? Oh, yung fish kill, ha? Oo, ang dami. Ang dami ko yung fish kill sa may, ano rin? Ang balita ko, Alin, tiba-tiba yung mga tao sa Baseco dahil... Baseco. Meron sila, may ulam na sila. Oo. Oh. Ang sinisisi dyan eh. Sige, yun nga yun. Yung sinisisi dyan. Ay, si yung daw nakalasong dun sa mga namatay na isda, yung nilagay dun sa dagat na White Beach kuno. Actually, yung ano nga partner, madagdag ko with regards to that issue. Nung tinignan nila na hindi daw pwede maging airborne yung sand dahil makakapal. Oh. Eh, ito naman nagkaroon ngayon ng fish kill. Ito naman ang ngayon tingin, pinupulaan naman nila. So, maganda yung tayo patay ng ibang issue. Baka may lumabas pa. Baka sakali lumabas pa. Dahil marumi yung Baseco. Doon sila tumatay sa dagat eh. Oh, yeah. Actually, sinabi ko yung mga ma-eksperto. Ang tawag natin, fishology. Fishology. Hindi naman daw yun tungkol doon sa itinabong buhangin ang naging dahilan ng pagkamatay ng mga isda. Kulang daw sa oxygen na naman. Oxygen. Madumi. Sa kaka-etsas nila doon sa dagat.
Na nabasura. My God. Ay, parin lumulutang na basura eh. Matagal na eh. Oo. Nung, pero ang ganda nung, tignan ko yan, Mon. Saan? Sa Baywalk. Hindi ako nagpunta, nakita ko na sa mga pictures. Ngayon, ngayon. Ay, pina-flash tayo. Ngayon, ngayon. Pusta. Alin. Oo. Maganda. tayo. Pustahan tayo. Hindi maging siguro mga isang taon lang marami na magiging masama ang tanawin. It's going to be blighted. Ika ka. Oh, huwag na mong ganon. Huwag na mong babuyin. Walang disiplina, walang disiplina ang mga Pinoy. Sayang yung budget. Ang malmahal doon. Ano, kung sa mayroong bawal umiito, mayroong gano'n. Ang nangyayari ay mapanghi yung ihi ng lugar. Mapanghi doon sa mga hihitan sa mga pader-pader. Tapos yung pinagbabawal, yun ang gagawin. Bawal magtapo ng basura dito. Ang daming basura. Diba? Bawal pumarada rito. Eh, pumaparada. Oo nga. Pumaparada. Yung mga nagpipiknik, yung mga naglalabing-labing na picnic, mga lovers. Lovers and beach. Itatapo nila doon yung pinagkainan nila. Ano yung bawal? Doon pinupuntahan ng Pinoy. Oo. Ang sarap. Basta lang ginagawa. Ang sarap-sarap ng bawal. At saka ang Pinoy, yung tinatawag nilang vandals. Yung naninira tayo sa kagandahan ng ating paligid. Ang ganda-ganda sisirain mo. Noong nasa Singapore, minsan andun ako sa isang sa park no, kung saan naglalagay yung mga Pinoy basta Linggo. Pumunta ako rin sa public toilet. Alam mo kung anong mga nakalagay? Ang dami, puro mga Pinoy. Sabi, okay. Armando is here. Armando is here. Oh, mali pa. May mga cellphone may mga cellphone numbers. Mga ganun. Nakakahiya. Sister Ayon, yung sabi na bawat magdikit ng mga posters dito, didikitan. Yeah, di ba pagka-eleksyon? Di ba pagka-eleksyon, maglalagay ng markings, bawal dito, bawal dyan, magdikit. Ay, naku. Ay, wala. Didikitan yan. Na, ano? Kailan ba yung Amerika? Ah, kailan ba? Nakwento ko na ba yung Amerikano? Na ano dumating yan? Dito? Ayan, yung nagpahati sa Tomei? Sa Tomei? Yung ba yung sa Tomei? Diyos ko, Lord. Hinahanap tuloy nila ko sa Anyan Tomei. Huwag naman ho, huwag naman ang babuyin. Sa mga hindi nakapakinig, alam ko na bigay ko na itong joke. Mm. Yung kano, palagi siya dito, frequent flyer siya dito. Kasi mayroon ata siyang girlfriend dyan sa may Pasay. Pagbaba niya ng eroplano, pagbaba niya sa Naiya, sabi niya doon sa driver, take me to Tomei. Sabi, Tomei. Where is that, sir? Sabi, Tomei, you don't know Tomei? Sabi, madaling sabi. Sabi nung, ikaw na nga mag-drag, sabi nung what? Nung driver. Eh, alam naman. Kasi palagi siya dito eh. Ang laki doon sa squatters area ng pay. Makita niya, ang laki-laki doon sa may... Sabi niya, see, Tomei, this is Tomei. Alam mo kung alam, nakalagay doon sa wall, bawal kumae dito. Yun ang palatandaan niya. Ay, nako. Huwag naman ang babuyin yung ating bagong-bagong Bora in Manila. Ang laki-laki ng budget niyan. Pinaghirapan niya ng DENR. Ayun. From Cebu to Manila, hinakot yung pantabon dyan. Magkano yan, partner? 300? 380-something million. Million. Po. Mm-hmm. 386. Ayun, 386 na big da. Alam mo ba na, di ba, tuwing
yung mahal na araw. Mm. Ang daming tuniladang basura yung naiiwan ng mga pupunta sa Antipolo, inatapon nila sa daan. Oo, yung mga naglalakad, yung mga namamanata. Ano yung ginagawa nila sa Antipolo? Bakit sila naglalakad? Panata yan, Kuya Mon. Panata ba yun? Pilgrimage. Ayun. Maglalakad lang sila. Matas natapon na lang yung basura nila sa daan. Mga basura nila, mga pinagkain, mga baon nila. Ayun, yung procession din ng Black Nazarene. Nazarene. Mm. Yan kami dyan, yung Black Nazarene. Ang dami rin basura. Di ba? Yeah. Ewan ko ba? Bakit ko may tamang takunan naman? May tamang basurahan naman? Actually, ito nga pala, Kuya Mon, partner man, manaisip ko lang. Bakit tuwing ganyan, tutulad yan, meron mga beautification projects, lagi na lang kinukutsa ng taong bayan. Mm. Kumbaga, hindi pa patahimik yung issue. Kung tutusin, dapat wala lang yan eh. Yeah. Kung tutusin, di ba? Wala lang dapat yan. Hindi. Ang dami nilang komento, keso ganito, keso ganyan. Ganun doon ba talaga? Hindi ako hindi ako naninirang puri sa mga squatter, ha? Papansin mo lang. Bata sa bata. Tingnan mo na yung train. Saan ka makakita ng train? Yun sa yung bubungan? Oo nga. May parang may basura. Bubong ng bata. Oo. Tinatapunan na ng basura. Halain mo yun. Kaya dapat daw pagkadadaan na doon sa lugar kung saan may nagtatapon, nakasara dapat yung bintana mo or pintuan. Bata pa ako, Alin, 1969, pumunta ako ng Bicol. Sumakay ako ng train kasi first time akong sumakay ng train. Sabi ko, sarap. Doon sa, hindi sa economy ako, deluxe. Ibig sabihin, accommodation. Yung coach ko, yung car ko, hindi, walang aircon, namatay yung aircon. Ay, sabi ko, ano ba ito? Mainit eh. Mosquito lang. Ang ginawa ko, binuksan ko yung bintana. Ako po. Papunta ng Bicol. Dito, dumaan ako dito sa may Sampalo. Alam mo nangyari, may nagtapo ng tubig. Akala ko tubig. Nabasa yung mukha ko. Nakuhang ko ihi doon sa ano ito, sa mukha. Grabe. Kasi yung train natin nasa gitna ng mga kabahayan eh. Unlike sa ibang bansa, nasa bukid. Ang sinasabi ko nga, kayong may hirap naman, huwag naman kayong pasaway. Ayun. Ayun ninyo sigurong maka-istorbo. Kaya kayo nagaganon. Mm-hmm. Kahirapan naman na kasalanan ng yung may mga meron. Mm-hmm. Oo. Kahit mahirap, kung maayos, malinis, maganda mo, ipagmamalaki mo yung sarili mo, di ba? Kaya kasi sabi ko, yung Boracay na yan, yung sabi ko, Boracay sa Maynila, wala kong taon yan, baboy na yan. Okay. Tignan mo yung Boracay noon, kahit na yung Boracay. Na-discovery pa ni Presidente. Nung tinignan yung dagat, cauliflower, ang taas-taas, yung E. coli. Ikolay, ang taas-taas. You know bakit? Yes. Matay sa laron. Ano nga yung sabi ni Tatay Digong nung dati, nung na-inspect niya? May tawag siya doon? Kubeta ba? Ha? Yung hindi. Tawag ni Tatay Digong? Parang meron siyang tinamalaki. Ako po. Kaya bigla naglinis ang Boracay. Ay, nilinis mo na. May tsuka manier. Six months para maging bukas ulit. Siguro partner, Kuya Mon, isa yan kung bakit dumarami, hindi na mapuksa yung mga baso-basura yan. Siguro yung paglaki din ng populasyon.
eh, yung mga may hirap, yung pangmalakas mag-anak. Kaya ang dami nila. Hindi po ba? Kung saan sila yung mahirap, doon pang dami-dami yung anak. Hindi, mga hindi nakukunan niya. Ayun. Mga naninigar yung miinom pa yan. Hindi nakukunan. Hindi nakukunan. Samantala yung iba, hirap. Yung iba, ingat na ingat, nakukunan pa. ingat na nakukunan pa. Oh. Wala na dito silang magawa. Eh. Siguro sa halip na kumain, may mag... doon na lang sila sa kanila bahay. Pag-uwi na lang. Din. Ha? Kumakain din. Kumakain ng uwi-uwi ka, mag-uwi-uwi. Kumakain din sila doon sa bahay nila. Sorry, kahit na wala silang pagkain sa mesa, kinakain nila yung sarili nila. Cannibal. Naging cannibal. Hala, sige. Mga kaibigan, at tumutok lamang ko kayo sa amin. Dito sa amin pala nung tuna, baka kayo makaka-relate sa mga sumbong na itatampok namin ngayong araw na ito. May problema na naman ho sa paggawa. Mga driver yata ito ng mga truck mula pa dyan sa Tarlac ang dumulog sa atin para ireklamo ang kanilang employer. Samantala, reklamo naman laban dito sa isang malaking padalahan. Isang buwan na daw, hindi pa dumadating yung kanilang package na mula sa China. Ano daw nangyari na? Ayan, alamin natin ang kabuuan ng sumbong na yan. At isang OFW naman ang humihingi tulong sa atin, yung kaya mister, para mapauwi na si Mrs. Nabigyan natin ng katugunan itong sumbong na ito. Antabayan ng din. Alright, ang istasyon natin, partner, saan tayo mapapanood? Yes, tayo ay mapapanood sa RJ News PH sa YouTube. Yeah. At tayo ay mapapanood also dito sa isang Bumukay Tulfo official page. Yan. At facebook.com DZRJ810AM. Ayan. Yeah. Mapapanood din tayo sa channel 224 Sky Cable and Sky Cable TV Plus Boxes, channel 25 naman. Ayan. At meron din nung kami ha, kung akong bawal ho kayo lumabas, mga senior citizen, may mga karamdaman, pwede ho kayo mag-text o kaya sa aming email address sa isang Bumukay Tulfo official at yahoo.com at yahoo.com at sa aming hotline 0998-792-6304. Huwag na akong ipilit ha yung mga lumalabas dyan ng mga senior na. Huwag na pumunta dito. Itawag na lamang ho sa amin. Alright, yes. Pagbabalik tayo Kuya Mon, makalipas ang ilang paalala, oras na natin ay alas 3:24. Pabalik kami. Yeah. Tagapagtanggol ang nahabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local Tulfo siyang bahalang gumanti, ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti, ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa na buong mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness, lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakailangan kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muli nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Old Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Old Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti, ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Old Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti, ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Thank you.
May problema ka ba sa asawa, kaibigan, katrabaho, boss o negosyo? Tanong mo, sagot nila attorney. Mag-PM lang ng inyong problema at sasagutin iyan live ng abogado ng bayan na si attorney Nicky De Vega at attorney Carlo Nicolas. Libreng payo ng abogado mula kina attorney Nicky at attorney Carlo. Ang Buhay at Batas ay isang programa na nagsasanib ng samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspekto ng batas. Sabi nga nila, ang buhay ay parang batas. Paminsan mahirap, pero may abogadong tutulong sa'yo. Watch them every Tuesday from 12 noon to 1 p.m. on Teleradyo Bandido, Channel 224 Sky Cable, Free to Air Channel 29, TV Plus Boxes, DZRJ 810 AM, facebook.com/DZRJ810 AM, or on YouTube, Channel RJ News PH. Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa Nutri-Chunks. Recommended by my vet. Nutri-Chunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Alright, nagbabalik na ho tayo dito sa ating palatuntunan isang bumukay tulpo. At merong announcement po na si partner bago tayo dumiridiritso. Partner, go ahead. Partner, wala, nawawala yung aking papel. Hinahanap po ni Tessa. Wala yung kodigo mo. Anyway, sige, mamaya na lang hanapin na muna natin yung kodigo natin ni Tessa. Dito na tayo sa unang sumbong natin, Kuya Mon. At teka muna, bago tayo magpatuloy, Kuya Mon, birthday. Birthday na ating favorite doctor, Dr. Hildy Neros. Oh. Oh, doctor. Ngayon, birthday niya? Actually, kahapon pa, pero ngayon gusto ko batiin mo siya. Happy birthday, Doc. Ay, nako. Siya nagbigay sa amin ng health clearance. Kasi magiging magiging resource speaker ako sa Senado bukas. Yes. Yung hearing doon sa Pastillas Camp. Pastillas Camp pa rin po. Yung mukha ko tapos na yan. Ewan ko. Ganun naman talaga. Naputo lang. Kasi pandemic, sa pandemia. Yeah. Tapos thank you. Resume. Yeah, thank you, Doc. Requirement kasi, Kuya Mon, di ba? Kasi kung pupunta kayo sa Senate, kailangan meron kayong health certificate. Oo, kailangan. Merong health certificate. Isa yan. At, kailangan na, mas grabe pa sa House daw eh. So, representatives, isa-swab ka pa. Eh, dito sa Senado, basta meron ka lang health certificate galing sa doktor mo. Doktor mo, ayun. Ayan, thank you Doc sa sa pagtulong, pag-assist. Ayun. Si Dr. Playboy. By the way, i-recommend siya, kinukuha siya ni Director Inran na bagong na presidente ng PhilHealth na maging miyembro ng board. By the way, itong si Dr. Dineros ay naging president yan, CEO ng PhilHealth noon. Yes, for a while. Kaya lang, pinaalis siya nung sino yung corrupt na Secretary of Justice. Yung babae yung secretary. Yun. Gusto rin magnakaw yun. Oo. Kaya inalis siya dahil itong si Dr. Dineros, hindi yan na mautos-utusan. Honest no, yan. Yan. Eh ngayon, andun siya, sinabi ko nga kay Dante Giran. Mm-hmm. Kunin mo yan dahil noong presidente siya at CEO ng PhilHealth, inalis siya ng babaeng Secretary of Health. Pangalan ng indot na yun. Paki-check mo nga dyan, Desa, sa ating yung Health inalis Secretary. Inalis dahil ayaw niyang makisama sa board. Yung board ng puro corrupt yun. Karamihan ng corrupt.
Kakarating kakaupo pala ni Dr. Dineros eh, kinukorap na nila. Sinasali nila. Ayaw ni Dr. Dineros. Kaya pinagkaisahan siya. Ayan. Hmm. Kaya dantigiran. Huh? Eh, tama yung pagpili mo na maging miyembro ng board itong si Dr. Dineros. Tinanggap ba ko yung mga tinanggap na niya? You know. In-accept ni Doc yung... Yes, yes. Inferent siya. Tapos kailangan na lang pirma ng Malacanang. Yan. Congratulations, Doc. And happy birthday, syempre. Magpapakanton yan. Eh. Magpapahipon pa. Ayan. Siya yung, siya rin yung nag-test sa amin, Kuya Mon eh. Nag-rapid test sa amin. No, last week. May rapid test ako nung isang araw eh. Ah, talaga. Enero, so. Right, sige. Yayo sa sumbong, ito hawak na kaso na ito, Kuya Mon. Itong si Parbon. All the way from Tarlac, dumulog itong mga kababayan nating truck driver para ireklamo yung kanilang employer. Aba, eh, maraming reklamo, Kuya Mon. Wala na nga daw mga papeles, walang payslip, walang benepisyo, at kung ano-ano pa daw mga ikinakaltas sa kanila. Eh, ano pong matitira dun sa kanilang sweldo? Kaya pakinggan ho natin ang sumbong ni Kuya Samuel. Narito po. To be very specific, at saka yung mga iba pong mga hindi po daw nababayaran mga benepisyo, eh yun po ay nire-reklamo nila dito. Ganito po yun. Bago po magkakontrata po isang driver, meron po silang mga memo pinipirmahan na kapag may nawala sa truck, dahil po pananagutan po nila at sa simento, ma-charge po sa kanila. Hindi kasi ma'am, with regards to ano, kasi ma'am, ang nire-reklamo nila basically is bakit daw yung mga consumables ng truck sa kanila po na nakakaltas. Kaya daw po sila pumunta dito dahil hindi po talaga daw nila alam kung ano po ba talaga ang sakop nung, siyempre nung responsibilidad nila dahil pag nagbigay daw po kayo ng memo, hindi na daw nila napagtatanggol yung mga sarili nila, basta kaltas, bahala na. Yun. Abay, inaksyonan ka agad ito, Kuya Mon, ni Partner Bon eh. Tinawagan niya, nag-zoom din sila. Kausap niya via Zoom yung employer, di ba, partner? Yes. Kausap mo yung taga-kumpanya. Actually, ang kausap ko, yung HR nila, si Mrs. Carmen Manyalak. Pinagharap ko po sila, Kuya Mon, partner. And, nung una, okay, nasabi nila na willing silang ano. Kaya naman sila pumunta sa atin, partner, kasi pwede naman nilang i-resolve ng walang problema yun, di po ba? Ang problema, parang tinatakot sila. Tinatakot sila pag humingi kayo ng kung ano tulong kung kani-kanino, mas magkakaproblema kayo, ganyan-ganyan. With regards dun nga sa trabaho, ayaw nilang iparating kaso. Ang nangyari, Kuya Mon, partner, mahigit 20 sila. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 20 na silang nagre-reklamo. Truck driver lahat to? O plus pa hinahin? Mga truck driver lahat. Tapos yung iba doon, okay. 13 years na, walang mga benepisyo, wala lahat. Wala silang payslip. Yung kontrata nila, wala, hindi nila alam. Pinipirmahan nila yon blindly. Dahil yun daw ang patakaran, hindi daw, wala daw silang karapatan para mag-ano ng kontrata. Ayun. Tsaka in bad faith talaga partner, dahil nung umaga nung tumawag ako, ayaw na akong sagutin, nagrereklamo na daw yung mga tao doon, sir. Mukhang tatakot-takotin na kami rito, gawa ng ayaw kayong kasama. Ayun ang usapan namin, napakalinaw noon. Meron tayong recorded messages. Ayan. Ayan, yun nga, via Zoom nag-usap na kayo tungkol diyan. Sige, narito po, pakinggan natin. Okay.
ganun po daw ang nangyayari. Wala daw police report, wala daw... Basta pag namimuhan daw sila, kaltas agad yun, automatic. Hindi daw po sila pinagbibigyan ng boses na magpaliwanag and so on and so forth. Ay, meron po, sir. Yung meron po, sir, bago po sila makalitas, meron mo na pong paliwanag. Kailangan po sila magpaliwanag bago po mag-desisyonan kung saan sa kanila. Or may yun po kasi, ano eh, hindi na po lahat na discharge kasi minsan binibigyan lang po ng kumbaga parang may half, ganun po. Pero hindi po lahat na discharge sa kanila. Alam po niyo, hindi ako yung Actually, kaya nga ma'am, inimbitahan ko nga po kayo nga dito sa aming himpilan para at least kung ano po yung mga memo at kung ano po mga papeles na kailangan ninyo pong ipakita sa kanila kasi gusto daw po nilang malaman kung yun. Ibig sabihin, yung mga drivers pala ang sumasagot pagka kunyari nasira yung sasakyan, gano'n. Oh. Na flat, parang ano yung driver. Parang ano nangyari, Kuya Mon, yung mga consumables, pinakaltas sila. Po? Oh. Pinakaltas sa driver? Pinakaltas po lahat. Clutch, gulong, lahat, lahat. Sabi ko nga, maintenance na yan eh, ng truck, dapat kumpay. Dapat sa may-ari yan, di ba? Yes, dapat sa may-ari. Lagi tira yung truck. Itinanong ko po sa mga driver, yung mga truck nyo ba'y bago? Hindi daw po. Eh, lockbook, Kuya Mon, lockbook. 1980. Sabi ko, oh, ali, Kuya Mon, kilala mo nyo naman ako, nagtrabaho tayo sa Japan. Alam ko yung pinasabi nila. Mga 10PC, sabi ko, 10PC, tama. Tsaka, sabi ko, eh, mga mano-mano pa yung mga truck. Siyempre, masisira nga. Oh. Truck na yan. Kawawa naman ito. Basta dapat, ang dapat isingil sa kanila, sa mga driver, hindi yan, yung magsira ng tire, eh, sa ng gulong, sira ng makina. Ay, sa may-ari yan. Yes. Ihi. Alam mo yung ihi? Yung paihi, yung diesel. Yan ang medyo. Ah, yung ba yun? Oh, akala ko ihian nila yung gulong. Hindi. Yung gulong na kukuha. Palimbawa pag lumabas na sa labas na terminal, labas na dun sa bodega, papunta ng sa destinasyon, galagang na ano, ay ipagbibili nila yung gasolina. Yun. Nagnanakaw ng gasolina. Pag nanakaw, kaya kayong mga drivers, ha, sinasabi ko sa inyo, dire-diretsahan tayo. Karamihan sa inyo, yung nag-iihi, ha? Nag-iihi. Yung dapat, kaya nauubos kumisan agad yung gasolina, kasi binibigyan nila, kumikita sila doon sa ihi. Yan. Nakakakita na ako ng ganun. Sinisip-sip. Gaganun yun, tapos may hose. Sasaling sa jar. Nilagay doon sa jar. Yan ang magbibili ng ano to. Oo. Sa galon nilalagay yun. Galon. Ayun, galon. Bibili nila. Alam mo ba sa mga driver yan? Alam mo ba sa Philippine Navy? Meron silang paihi. Meron din? Ay, nako. Alin? Ay. Meron dyan. Naiwan ko kung nako na... Kasi lagi silang naka-full tank, ano? Pag nasa layout na sila... Meron mga fishing boats na tatabi. Nila inihian nila yung fishing boat. Yung galing sa kanilang ano ito? Yung kanilang, binibigay nila doon sa fishing boats. Binibili. Kumikita yung commander dyan. At saka yung malaki. Malaki ang kita dyan, siyempre. Ay, sa mga rocket, ano? Kanya-kanya. Okay. Napaka-corrupt ang lipunan natin, Alin. At ang masama pa nito, Kuya Mon, Natalie, yung ito naman, baliktad naman. Sila naman ang nagbabayad ng diesel nila. Ha? Baliktad. Ang may gagawin, ibigyan lang sila ng, kunwari, 100 liters, for example. Oh. Ngayon, yung diesel na yon, alam naman natin na pag kinumpute niya, kung may laman, siyempre, mahihirapan yung sasakyan, di ba? Mabigat.
katalagang ang gagawin ng kumpanya, sart ano yun, siguro nagsawa na rin dahil nga may nagnanakaw. Ang gagawin, sila ang pinabibili nila ng diesel pag kulang na. Which is, may mali naman yun dahil ano naman ang kumpanya yun eh. Alam mo, Bon, kontraihi yan. No, kontraihi. Kontraihi. Pero wala naman problema yun. Problema kasi dito, sila na ang bumibili eh. Which is dapat pinupiyuhan, dapat sila rin ang nagsusupply ng diesel. Pero ang ano kasi dito, Kuya Mon, bottom line dito, yan, walang mga benepisyo, wala silang payslip, wala silang mga resibo na binibigay, as in totally. Baka mababa pa sweldo nito. Mababa pa sweldo, hindi ko lang alam. May day wala kontrata. Ngayon, ang in-check daw may-ari nito, under the name of Philip Mataragnon. O, para in-check Mataragnon. Paano na? Paano nag-in-check yung pangalan na yan? Hindi, yun nga po ang ano, in-check parang nga. Parang Pinoy siguro, na Pinoy yan. Baka ako, baka dami. Mataragnon, pero ano pala? Mga chong pala yun. Baka ano, bumili ng ano, Pilipino na apelido. Ayan, bilang action pa, binigyan ng chance. Partner, binigyan mo ng chance ha. Itong makausap ng mga driver, yung representative ng kumpanya via Zoom. Sige, narito po yan. Pakinggan mo natin. Kahit pa paano. So asahan ko po kayo ma'am sa Lunes. Magkikita-kita po tayo ulit. Ma'am, meron pa ako sasabihin. Dito, paliwanag ko naman ha. Yung mga mimo natin na umuwi tayo, bakit meron pa yun ma'am? Bakit mamimimuan kami pa ma'am doon ma'am? Eh, four bags kami naman ma'am. Eh, kababa nga yung four bags. Piso lang eh. Ang nagbigin ko sa din doon ma'am, kasi napupirsa yung sarili namin eh ma'am eh. Oh, ito ah, nag-absent ako ng ilan buwan nung pandemic ma'am. Alam mo ang ginawa ko, kaya hindi ako bumalik. Bumabali ako lang kumpanya nung sabi yun. Walang bali. Oh, yala, nasubukan ko yan ma'am, kaya hindi ako bumalik ng ilan buwan. Anong sabi niyo sa akin, nagbiyaya ko. Yala, narinig na yung mga pinsan ko, mga pag-anak ko. Pinagbigyan. Ang sabi, bakit yung mga gamit ko ma'am, dumating ako sa truck ko, binabanyo, kinating yung lahat ng mga gamit ko. Yun lang pinagalitan ko noon sa tarlac. Dapat hindi naman ganun ma'am. Gusto ko yung mangyari dito lang sa kumpanya ma'am, mababago yung patakaran na magandang sa amin naman. Kahit puro naman kayo naman ma'am, paano na kami? Anyamot! Ilocano, Ilocano. Ilocano! Matigas! Matigas na yung iwat na. Pinaku! Pinaku! Usap na kami ng kabano dito eh. So, partner, ang paano yan? Ayaw na makipag-usap yata nung ano, nung kumpanya. Yun nga, partner, ang rekomendasyon ko nga, yun din ang nasa isip ng mga ano, eh tulungan na lang daw po natin silang sampahan ng Pierce Mega Corporation. Department of Labor. Yeah. Yes, Department of... kasuhan natin yung kanilang kumpanyang yan. Pati yung sa BIR, hindi sila nagbibigay na ano, kasi minsan yata itong isang driver, inabot yata dun sa parang binibilihan na simento, delivery receipt lang. Eh, humihingi ng OR. Resibo OR. So, naipit itong mga driver, sir, eh, paano po kami ganyan-ganyan? Tapos, parang inare-areglo na lang. Pero matagal na daw practice yan na hindi daw po nagbibigay ng resibo itong kumpanya na to. Pierce Mega Corporation. Iyon. Tarlac. Pierce. Tarlac. Pierce Mega. Pierce Mega. Pierce Mega. Balik naman sa atin itong mga kumpanya, tata. Isa-isahin natin itong mga violation ng kumpanya, tapos katungan natin. Sa DOLE, Department of Labor. Sige. Alright, samantala, dito tayo sa OFW. One of our favorite na sumbong. Araw-araw, meron tayo nito. Oo, isa na naman, Saudi. Favorite mo, Kuya Mon, Saudi. Ito na nagpapadala tayo ng mga katulong sa bahay diyan, yung mga napakawalang kwenta ng tao diyan. Kailangan mo pa nga ilangan eh. Dumulog sa atin si Jesse Hicalde para lumapit all the way from Capiz pa. Tumakay siya ng walis para dumulog dito sa atin.
para humingi ng tulong na mapauwi na yung kanyang misis. Kasi daw si misis ay, naku, malapit ng manyak-manyakin daw nung among lalaki, tas binibenta pa. Naku. Ay, naku. The same old story. Pare-pareho lang sila ng kwento. Pakinggan natin. Walang pinagbago. Pakinggan natin ang sumbong ni Jesse. Binukbuksan ng amo niya, kinulong at saka yung binenta siya, ma'am. Bali, buwan niya naman man sa doon. Wala kasi, ma'am, na ano, ma'am, walang tumutulong sa akin, ma'am, kahit agency niya, ma'am. Hindi tumutulong kasi sa akin, ma'am. Eh, gusto ko mangyari, baka uwi siya ng maayos, ma'am. Kaya ligtas siya kasi, ma'am, mula... Yan, tinawagan natin, binaksyon ko yung mga, agad natin tinawagan yung kanyang agency. Elgin, ay, Elgin, T.S. Pizarro, ang pangalan ng kanyang agency. T.S. Pizarro. Nakausap po natin si Mr. Arma noon para tulungan tayo. O kaya sabihin sa kanya na, huy, pauwiin na sa lalong madaling panahon itong siya, Elgin. Baka mamay matuktsak pa ito ni amo. Kaya pauwiin na, sabi natin dito sa PS na ito. Yan ba namang mga Arabo? Pag nakita nila yung nakalugay yung buhok, nalilibugan sila, alin? Yung nakalugay yung buhok. Pasampas, yes. Tapos basa. Pagkatapos ng ligo, at paglabas ng babae, nakalugay yung buhok, tindig agad yung manoy nila. Naku po. Wala pa lang sinabi yung Viagra sa basang buhok. Diba? Buti na lang pa. Ang Viagra. Buti. Buti. Manoy. Ay, kli yung buhok. Buhok pa lang, di ba? Eh, ako nga eh. Muntik lang nga nung nasa Dubai ako eh. Nakita yung legs ko. Papunta akong gym. Paano ko doon sa may doon sa lobby ng hotel kasi adjunct yung building ng gym. Galing ako sa kwarto. Abay, nakatingin sa legs ko. Eh wala akong balbas. Eh wala akong hindi akong balbon. Buhok sa legs. Sabi ko doon, bakit nakatingin sa akin lahat yung mga Arabo? Sabi ko, nalilibugan sa'yo. Kaya so agad tinawagan at yun nga ang resulta ko noon. After a week, may after 1 week po, tuluyan nang nakauwi itong asawa ni Jesse, si Elgin. Kaya kinuwento po muna nila, kinuwento ni Jesse, ano ba yung ginawa aksyon? Bakit agad-agad na natulungan ng isumbong mo kay Tulfo itong mag-asawang ito? Narito po. Ang tinawagan mo nung ano yung mga agency, ma'am. Yung sabi nila nga sarado pa sila. Tinanong mo po, ma'am, yung ano yung isang empleyado doon. Sabi niya tatawagan niya pa yung ano yung head nila. Tsaka yung sa kanya, ma'am, yung pinunta namin diyan. Gusto niya kasi, ma'am, na nakasuhan sana namin yung agency. Yun. Tinawagan natin, kaya nakauwi na. So, kaya lang hindi agad to dumiretso ng bahay kuya mo kasi kinuwarantin pa. Kinuwarantin pa si Elgin. Pwede naman yung puntahan sa akin para maligaya sila. Nakalabas na ako ni kahapon. Kahapon nakalabas na si Elgin. Narito ang kanyang kwento. Kasi nung June 10 po, sinaktan na po ako ng amo ko. Pero before noon, nabenta niya na po ako noon. Nagulat na lang ako na nung pag-uwi ko sa kanila, sinabi ng asawa niya na binenta pala ako ng lalaki. Yung problema ko, ma'am, yung lalaki, kasi bago niya ako nabenta noon, nanghihipo na po siya. Nakadalawang amo po ako kasi sa una kong amo, overworked din po ako doon. Kaya nagpalipat ako ng amo ulit. Yeah, ano na po, siguro mga... Kasi dati po, yan o, kinukurner niya po ako eh. Kunyari, may utos siya sa akin, may papakuha. Tapos yun, inahawakan niya na po ako sa kamay. Gusto niya po kong halikan, kaya napapatakbo po ako. Noon! Kunyari, may utos, pero dinudunggol-dunggol na yung kanyang Pedro. Ayun. Ibinabalan daw sa dingding. Ah, dudunggol-dunggol na niya doon.
Palain mo yung alam mo naman yung mga Arabo. Yung mga Arabo, pati yung hayop ay kinakasta nila. Yung mga karnero, yung mga... Walang patawad. Karnero, kamelyo. Ay, karnero. Lalo na yung mga Bedouins. Yung mga Bedouins sa disyerto. Wala, karnero. Pati yung partner nilang lalaki, inupakad din sa puwet. Ay, no, kaya malaking pasalamat ni Elgin dahil naligtas na daw siya. At nakauwi na, magkasama na sila ngayong mag-asawa. Narito. Ka nang umuwi sa Saudi. Elgin. Maraming salamat po sa tumulong sa akin na makauwi dito sa Pilipinas. Anong masasabi mo ngayon? Siyempre na masaya eh. Nagkasama na kami. Doon sa pagpapauwi sa kanya, sino yung mga gusto mong pasalamatan? Siyempre yung nauna, kayo din ma'am. Tapos mga yung POEE, yung UWA, saka dyan sa inyo ma'am. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng tumulong sa asawa ko na makauwi. Yun! Happy na sila together. Pupunta daw muna sila sa ano, sa Bora in Manila, Mama Shal. Tagat labi yan, partner. Kuya Mon. Oo nga, mahigit isang taon na natigang si Kuya. Tigang na siya. Ang braso ni Kuya. Bahang baha. Ayan. Maraming maraming salamat po sa mga tumulong dito kay Aya Elgin Salam, mabilisan no, na pagpapauwi sa kanya. Yeah, partner. Itap, eh. Oh, yes, partner. Yan, isa pa pong ano, may singit ko na tong ano, tipid tips natin. Tipid tips, sige. Alam niyo ba, yes, alam niyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya ng tore ng kuryente ay ipinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito kasama ang pagkakulong ng hanggang 12 taon. Yan. At may multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makikipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Thank you, NGCP! At salamat po sa lahat ng sumubaybay, tumutok sa atin, nanood sa atin, at nag-abang ng mga joke ni Kuya Mon. maraming maraming salamat sa inyo. Bukas po ulit, isumbong mo kay Tulpo. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po ang inyong kakampi na si Bon Tulfo. Ako naman po si Kuya Mon, ang sumbungan, original na sumbungan ng bayan. Yan. Sabay-sabay po natin sabing, Pinoy, mabuhay ka! Mabuhay ka! Mabuhay ka! Bye! Nagpagtanggol ng happy. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, nagpagtanggol ng happy. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat paun. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kong mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi.
The views and comments of the hosts and guests